Hello guys and welcome back to my channel. Ayan, for this video guys is isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang naging experience ko sa aking first and second COVID vaccine. Kasi alam naman natin ngayon na parang halos lahat, lalo na sa mga healthcare professionals, sa mga nagtatrabaho sa healthcare, na parang nagiging mandatory yung pagpapavaccine para sa COVID. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. Kaya samahan nyo akong magkwentuhan. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon nga is all about na COVID vaccine, kung ano nga ba ang na-experience ko. Pero hindi naman lingid sa inyong kaalaman na noong January is nag-positive ako. Tapos January 30 nag-positive ako, na quarantine ako, na-discharge ako ng January 27. 'Di ba medyo mahaba-haba yung pagiging quarantine. Tapos February 3 or February 4 yata, something like that, or February 2 is nag first dose ako kaagad ng ng COVID vaccine. Yung brand dito na sa UAE guys is Sinopharm. Pero dapat pala is before ka, pag nagpositive ka pala, is dapat pala before ka magpa-COVID vaccine is magpa-check ka muna ng antibodies mo. Kasi minsan guys, pag halimbawa nag-positive ka na, lalo na pag medyo malala ka tapos naka-recover ka, is tumataas na yung antibodies mo na parang labanan na yung COVID na active, kasi nasa dugo mo na yung COVID virus. Hindi na talaga siya nawawala, although nag-inactive lang siya. So back to my story nga is na yun nga, February 2 yata talaga yun ako nagwa-vaccine. Is wala naman akong naramdaman. Parang nung tinusok lang ng karayom is normal na masakit, pagpasok ng gamot masakit. And then hindi na rin ako nagpa-check ng antibodies, kasi nga sa company namin is pag hindi ka nagpa-vaccine, eh di ba nga, lalo na ngayon is from time to time, lalo na dito sa UAE, is kailangan ng every 14 days dapat may result ka ng bagong ng COVID swab. Dapat every 14 days nasa swab ka. Kaya yung protocol dito sa UAE. Ngayon, ang sa amin, sa company namin, na pag hindi ka nagpa-vaccine, kasi mandatory naman na talaga siya, para, lalo na sa mga healthcare workers, pag hindi ka nagpa-vaccine, is magiging sagot mo yung pagpapaswab. Eh, Diyos ko guys, ang pagpapaswab dito is 85 dirhams, o magkano din yun, diba? Malaking kawalan din siya. So, ayun na nga, dapat is magpapacheck, pag nagpositive ka is magpapacheck ka muna ng antibodies mo. Kung mataas is ibig sabihin immune na yung katawan mo sa virus. Pag mababa naman yung antibodies mo is dapat kang magpa-vaccine. Pero ang nangyari sa akin is ayoko na ngang magbayad, ayoko na ngang magbayad ng swab sa sa labas. Kaya ang ginawa ko, nag-present naman talaga ako sa infection control team namin na kung pwede bang i-check muna nila. Kaya lang sa sobrang dami nga naming staff, parang hindi na siya bigyan ng time masyado, kasi mas busy sa pagbabaksin at pagsaswab yung aming infection control, which is naintindihan ko naman kasi sa facility namin is more or less 500 staff kami na isaswab nila, tapos dalawa lang sila na magsaswab guys sa amin. So
So ako naman, hindi na ako nagdalawang isip na magpa-vaccine kasi nga hindi ang iniisip ko hindi rin naman siguro masama. Kaya ayun, nagpa-vaccine ako lang first dose. Ang na, wala nung first dose naman is okay lang ako, parang normal lang nga na masakit dito. Tapos after 20 days dapat mag-second dose ka na, which is nag 20 days ako today, February 22. Two nga ako na ano guys, two nga ako na first dose. Nitong itong ngayon guys, this morning is naggaling akong night shift, tapos dumiretso na ako nagpa-swab, tapos after swabbing is nag-ano na ako, nagpa second dose vaccine. Normal naman yung vital signs ko, tapos yun nga lang, nung nag-vaccine na ako, is parang within 2 minutes yata, or basta, pagkapasok nung gamot talaga, in less than a minute, I think, nag-numb talaga siya guys, automatic, nagmanhid yung dito ko, as in pababa na dito sa arm ko, ganyan. Kahit, tapos, sabi ko, baka normal lang, kasi sabi nila, parang nagnanamd naman daw talaga, pero yung sa iba is dito lang mismo sa lugar na ito kung saan nag-vaccine. Yung sa akin is automatic yung buong arm talaga dito, as in parang nawalan ako ng pang yung wala akong maramdaman, kahit kinukurot-kurot ko siya wala akong maramdaman. Tapos no, after naman is tanghali na kasi, galing akong night shift, inaantok na ako, so nag-decide na akong umuwi kasama yung mga katrabaho ko. Habang naglalakad kami, nagre-reklamo na talaga ako na parang iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, yung sa inyo ba is mabigat? Nagnanambat talaga. Sabi, hindi naman daw, baka lang daw kasi nung in-inject ako, hindi relax yung muscle ko. Hindi naman siguro yun, ganun diba? Kaya noon, ayun lang, hinayaan ko lang siya hanggang sa makauwi na ako. Tapos na yun nga, this morning nag-live pa nga ako. Nasishare ko nga sa kanila na hindi ako okay. After nung siguro guys mga 3 hours after kong ma-vaccine, bukod doon sa nagnanam, parang nararamdaman ko na yung nananakit yung mga kalamnan ko, as in yung mga laman-laman ko nananakit. Tapos habang tumatagal-tagal, siguro after 4 hours parang naninikip na yung dibdib ko. Tinapos ko nga yung LS ko, yung live ko kanina, kasi hindi na maganda yung nararamdaman ko. Kaya ayun, tumawag ako sa aming infection control team. I think it's 12 PM na kung natumawag na normal ba yung nararamdaman. Ang sabi nila is yung numbness daw is normal kung dito lang din sa bandang area na ito na kung saan ka in-inject. Pero yung sa akin daw is kung hindi na daw siya normal, at saka normal din daw yung magpipain, pero hindi naman daw yung pain na disturbing. Sinuggest nila sa akin na kung yung pain is disturbing na siya, ibig sabihin ng disturbing is talagang, ang sa akin kasi is pag huminga ako, feeling ko guys, yung naramdaman ko nung nagpositive ako, naramdaman ko kanina. Kaya parang nagpanic ako kasi parang alam nyo yun, yung parang nagphobia na ako doon sa nung nagpositive na ako. Tawag ako ng tawag sa kanila. Tapos ayun na nga, sabi nila magpunta na ako ng emergency. Tapos ayun na nga guys, pagpunta ko ng emergency, yun na nga yung ano ko, yung reklamo ko. Kaya automatic binigyan nila ako ng high dose ng pain reliever. Ayun, medyo naging nakakahinga na kasi ang before kasi ako pumunta ng hospital, talagang pag huminga akong ganyan guys is talagang masakit. Actually, hindi lang ako yung nakaramdam nito, kasi nung yung isa kong katrabaho nung nag second dose siya nung 18 is talagang na emergency din talaga siya, na talagang napunta siya ng ospital para magpa-painkiller. So yun din yung naramdaman ko kanina. So ayun na nga, medyo okay na rin naman ako ngayon nung nabigyan ako ng pain reliever. Tapos meron din namang reseta na gamot na pag hindi talaga siya nawala, tuloy-tuloy yung pananakit, is meron akong painkiller ulit. Ayun yung aking na-experience sa aking vaccine. Hindi siya masyadong okay. Hindi talaga siya okay para sa akin.
Actually, sa iba is hindi naman. Meron na akong ging kasama sa trabaho is nag-rashes siya. Tapos, yung isa is nilagnat. Ako naman is hindi ako nilagnat. Pero feeling ko parang, alam mo yung, ang naramdaman ko talaga kanina is yung numbness. Ito, nagnanumb ako. Yung namamanhid. Nag-chest pain ako. Pag humihinga ako, lalo siyang sumasakit. Tapos, yung muscle pain ko, parang nawawala ng lakas yung mga kalamnan ko, masakit, pag, alam mo yung parang sakit na parang tinutusok ng karayom. Tapos wala naman akong lagnat, hindi rin ako naman nag-aircon, pero parang sobrang lamig, nanginginig talaga ako sa lamig, kaya napasugod ako sa ospital. Tapos yun nga, sabi ng doktor, i-observe lang daw ng 24 hours. Binigyan lang ako, kasi hindi rin talaga dito uso guys yung i-admit ka ng sa loob ng ospital, kasi nga ang mga ospital ngayon is punuan dahil nga sa mga COVID positive. Ang sabi sa, yun nga, nilistaan ako ng gamot. Sabi niya, after naman daw na nandito ako sa bahay, tapos pag may naramdaman pa akong mga sakit-sakit, pwede naman na daw akong bumalik. Kaya ayun, ngayon naman is medyo okay na. Medyo lang talaga, kasi hindi pa rin naman talaga ako okay. Talagang, mayroon pa talaga siyang sakit. Mayroon akong nararamdaman na kakaiba na hindi ko siya naramdaman before ako nag-vaccine. Kaya, yun guys, yun lang yung masishare ko. Pero hindi rin naman lahat kasi is ganito yung naramdaman sa akin. Meron din namang parang wala lang. Depende na rin siguro sa immune system. Siguro, ewan ko ba kung anong meron. Kasi hindi ko rin masasabi na ako lang. Kasi yung meron nga rin akong katrabaho na pareho kami ng naramdaman na nag-vaccine siya ng umaga, kinagabihan bago siya na emergency. Ako naman is after 3 hours talaga is talagang naramdaman ko na lahat yung hindi maganda kong nararamdaman. Kaya ayun lamang yung aking ma-share guys. Sana is meron kayong natutunan, maging ideya kung kasi sa iba naman kasi is nasa sa inyo talaga kung magpapavaccine ba kayo o hindi. Kasi actually guys, COVID vaccine is not 100% na hindi ka na magpapositive. Kasi marami pa rin talagang nag-COVID vaccine na nagpositive. Yun nga lang, ang sabi, na pag nagpa-vaccine ka na is mapapositive ka man is hindi ka na magiging as in malalang yung bang tipong magiging malala yung epekto sa iyo ng virus kasi nga may vaccine ka naman na. Kasi actually guys, ang binabaksin naman talaga ang COVID vaccine is COVID virus pa rin siya, pero yun nga lang inactive na pag napunta siya sa katawan natin is mayroong inactive, ibig sabihin para bang pinapataas na yung immune system natin na pag may COVID virus na buhay na papasok sa katawan natin is parang siya yung makikipaglaban doon sa virus na buhay na papasok sa katawan mo. Kaya yun nga yung siguro lang sinasabi, siguro lang din kasi hindi ko rin naman talaga sure na hindi na magiging malala yung epekto sa yun ng virus. Ayun lamang guys, ayun lamang yung aking ma-share about the COVID vaccine. Base yun sa aking na-experience, hindi ko rin lang alam kung anong experience nung iba, pero sa akin yun. Hanggang ngayon, nagpa-vaccine ako is 8 a.m. ngayon. Pumunta akong ospital ng 12, tapos naka-uwi ako 3 p.m. na kasi nga guys, nagpin-reliever ako ng injectable na kasi para mabilisan yung epekto. Ngayon, 3:31 p.m. is hindi pa rin talaga ako okay. Kaya ayun guys, ingat-ingat lang everyone. God bless. Sana hanggat maaari, huwag tayong magpupunta sa mga lugar na maraming tao kasi na, kung saan yung marami, nandoon yung mas risky na sitwasyon na madadapuan tayo. Ayun lamang guys, sana mayroon kayong natutunan and thank you for watching, thank you for listening kung nakikinig. Ayun lamang guys, thank you. Tell my next video guys, kung bago ka pa lang sa aking video, please na click subscribe and
click the notification bell para po maging updated pa kayo sa aking mga susunod na walang kwitang video. Thank you po. Mwah.